Hello and welcome back ulit dito sa channel ko. Sa video na to, ang topic naman natin is yung manual tensioner, kung paano natin i-install to. So stay tuned lang dahil step by step natin tong gagawin. So diretso na natin. So first step natin, tanggalin muna natin yung stock na tensioner niya. So which is yan. May sukat na 8mm, gamitan nyo na L-range 8mm. So, dalawang bolt lang yan. So, kabilaan lang yan. And, pagkatapos nyan, pagkatapos nyo matanggal yan, pwede nyo nang kalasin yung tensioner. So, pass forward muna natin ng konti. Yun. Okay na. So, natanggal na natin yung dalawang bolt. So, ayan na nga itsura ng tensioner nya. And, kunin natin ngayon yung manual tensioner. Okay? So, ayan na nga yung manual tensioner. So yung dalawang bolt, yung pa rin ang gagamitin natin para maikabit natin yan o ma-install natin yan dyan sa makina. So yan, ilagay muna natin yung bolt. Yan yung magte-tension dun sa chain guide. Siya yung magbibigay ng tension para hindi lumawlaw yung kanyang timing chain. So ibabaan nyo muna yan, make sure lang na pag binalik nyo yan dyan mamaya, itutukod nyo dun sa inyong timing guide o yung ating chain guide. Bago yan, lagyan muna natin ng konting gasket maker para maiwasan yung tagas. So yan, so konti lang naman. Okay, so pagkatapos natin malagyan ng gasket maker, pwede nyong ilagay yung manual tensioner. So, kaya naman tinawag na manual tensioner yan dahil kayo na mismo ang mag-a-adjust o kayo na mismo ang magbibigay ng tension dun sa timing chain. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-adjust nitong manual tensioner. Okay, so kabit ko muna. So, yan. Itutotnil nyo. Make sure lang na bago nyo habang hinihigpitan nyo is hindi nakatukod yung bolt dun sa center ng tensioner. Okay, para mahigpitan nyo ng maayos. So, yun na nga, matapos nyo mahigpitan yung dalawang bolt dun sa tensioner, pwede nyo nang itukod yung inyong tensioner, which is yan, yung ginagalaw ko na yan, yung nasa gitna. Ayan. Babala, sigurado yung nakababa ang tensioner o nakatukod sa chain guide bago ito paandarin. So, yan. Yan yun, ha. Make sure lang na nakadikit na yung tension dun sa chain guide bago nyo i-start. Okay. Para maiwasan yung pag-jump ng timing chain. So, dahil nakatukod na yan, pwede na natin itong i-start. So, start muna natin para ma-adjust natin ng maayos. Ewan muna. Pag umaandar niya, saka nyo i-adjust. So, ayun na nga. Habang umaandar, unti-unti yung ina-adjust yung tensioner hanggang sa mawala yung tik-tik sounds o yung kalansing ng tensioner. So yan, nakita nyo, bumababa yung tools dahil nagbabibrate. So, i-adjust ko ulit. So, pag nawala na yung tunog ng timing chain, pwede nyo higpitan yung nut na yan. So, 14mm. Final na yan, higpitan nyo. And then, okay na yun. So, ganun lang ang mag-adjust ng manual tensioner. Ginagawa yan habang umaandar. Okay, and make sure lang na mahigpit yung mga tornilyo, especially dun sa 14mm dahil pwedeng lumuwag yan kung hindi gaanong mahigpit. So, check natin. Successful. So, ganun lang maggawa ng manual tensioner o ganyan lang din magkabit sa kahit na anong motor. Okay? Hey, isa pa! Mga idol, katali. Ah,
So yun, okay na nga at successful yung pagpapalit natin ng manual tensioner. So yun, at kung bago ka lang dito sa channel ko, alam mo na, click mo na yung subscribe button, bell button para updated ka. So thank you po and God bless po sa inyong lahat and salamat.